Misha? Casper? Halos magkasabay namin, sabi. Kumawala ako sa bisig niya. Hinarap ito at hindi ako nagkamali. Si Casper nga ito. Isa sa mga naging kaibigan ko during my college days. Napakalaki ng pinagbago niya. Napakagwapo na niya. At nagsusumigaw ang aura niya sa labis-labis na karisma. Hindi-hindi ko ito makakalimutan dahil madalas ako magpatulong rito pagpapagawa ng research. At isa pa, achiever to. Madalas sumali sa mga paligsahan. Nang makarecover sa pagkagulat, lumapit ako sa kanya upang yakapin. As the years have passed, the warmth of his embrace was unmistakable, prompting a smile to bloom across my face. We found ourselves reunited in a cozy ambience of a Japanese restaurant, where our conversation meandered through the paths we've traversed, reminiscing on the twists and turns that have defined our journeys. In the midst of our casual chatter, amidst the aroma of freshly prepared sushi and the soft glow of lanterns casting gentle shadows, I discovered a significant milestone in my companion's life. They had achieved the distinguished title of Certified Public Accountant. The revelation filled with me with undesirable joy, knowing full well the dedication and perseverance to reach such a journey. It was a moment to celebrate, not only for them, but for all those who have supported and cheered them along the way. I am happy for you. Anyway, do you have now a family? Narinig ko ang bahagya niyang pagtawa, kaya napakunot noo ako. Wala namang nakakatawa sa sinabi ko, ah. In case it was a literally serious question, I don't have any plans to settle down yet. I'm still not yet ready, I confessed, feeling the weight of my words as they hung in the air between us. And when is the time that you will be ready then? Came the gentle inquiry, accompanied by a gaze that seemed to pierce through the layers of my hesitation. I averted my eyes, momentarily overcome by the intensity of their stare. Despite the familiarity we've shared, there was still a lingering sense of unease whenever the topic of commitment arose. As we lapsed into a companionable silence, I couldn't help but feel a pang of regret for my hesitance. Perhaps one day, I mused, I would find the courage to confront my fears and take a leap of faith. But until then, I would continue to tread cautiously, navigating the delicate balance between my desire for companionship and my fear of getting hurt. Maybe next day? How about you? I can see you're pregnant at malapit ka na mga anak. Kita ko ang lungkot sa mga mata nito, pero binaliwala ko lamang iyon. Ayoko namang tanong ng tanong, pero hindi mo talaga yun maiiwasan. Ang masasabi ko lang, masaya ako dahil mga anak na ako. This is one of the greatest gifts I've received from him. Hindi ko alam, pero wala akong makapang pagsisisi ni Katiting. Basta ang alam ko lang, masaya ako. Kahit wala sa plano ko ang pagbubuntis. Who's the lucky guy then? Casper, iho, ikaw pala ang bisita ni Misha. Halika, tumuli ka. Napangiti ako habang iginagaya si Casper paupo sa luma naming sofa. Inaya ko kasi siyang mananghalian rito sa bahay, lalo na't sinamahan ako nito kung saan ko gusto pumunta kanina. Saktong-sakto nandito na si Mama. Kilala ng pamilya ko si Casper dahil madalas kami sa bahay gumawa ng research, kaya labis ang pagkatuwa ko na makita ko siya. Naku, si Tita talaga hindi pa rin nagbabago. Aba, syempre, mabait pa rin. Oo, Tita, hindi pa kumukupas ang ganda mo. Rinig ko ang hagikik ni Mama dahil sa sinabi ni Casper. Naku, ang loko ng bola pa. Kung may nagbago man kay Casper, yun ay ang physical nitong anyo, pero hindi ang ugali nitong bolero at palabiro. Siya pa rin yung Casper na madaldal. O siya, pumunta na kayo sa kusina. Maghahain na ako ng pagkain. Baka hindi umuwi sila Kevin at Roofer. Tumangon na lang ako sa sinabi ni Mama. Nang makarating kami ng kusina, amoy na amoy namin ang mabangong amoy galing sa lamesa. Natakam tuloy ako bigla. Mukhang mauubos ang ulam ngayon dahil sa bisita namin. Wow, kaldereta, Tita! Paborito ko po yan! Mukhang makakapagbalot pa ata ako, ha? Napairap ako sa ere dahil sa sinabi nito. Hindi ko alam kung saan humuhugot ang lakas ng lobang mokong na to.
Walang kahihiyan at balak pang magbalot. O siya, sige na, ipagbabalot kita. Yan, tita. Mas lalo kang gumaganda sa paningin ko. Napuno ng tawanan ng hapag dahil sa mga kwento ni Casper. Hindi ko nga alam kung maniniwala ako kung totoo ang sinasabi nito. Pero alam ko na totoo ang mga tawa at ngiti nito. He really never failed to amuse me. Masaya ako na nakita ko siyang muli. Bukod kasi kay Ivy, si Casper yan ang tinuturing kong tunay na kaibigan. Palagi siyang nasa tabi ko sa tuwing pinanghihinaan ako ng loob. Tinuturuan niya ako upang makakuha ng mataas na grado. Pinagtatanggol niya ako at pinoprotektahan. Uy, tulala ka na dyan. Napabaling ang tingon ko rito. Nawalang sawang umunguya ng popcorn. Nanonood kasi kami sa sala kasama si Mama. Malapit na rin kasi si Mama kay Casper. Ganun rin ang dalawa kong kuya. Madalas silang maglaro ng basketball noon. At akong scorer nila. I miss the old days. Narealize ko na napakarami ko palang hindi nasubukan nung kabataan ko. Kahit minsan hindi tumatak sa isip ko na gumawa ng bagay na salungat sa gusto ng pamilya ko. Wala, may naiisip lang ako. Ano? Ay, este sino? Ako ba? Sinunto ko ang braso nito. Naikinangwi ko naman dahil sa tigas. Mukhang magdamagan ito sa gym, ha? Alam mong kapal talaga ng mukha mo, Casper. Ba't ba kasi hindi ka pa umuwi? Magagabi na, oh. Baka malayo pa ang biyahihin mo. Akala ko makikinig sa akin ang mokong. Pero deadma lang. Bumalik ang atensyon nito sa telebisyon. Habang kumakain pa rin ng popcorn, ano pa bang magagawa ko? Mukha namang wala itong balak na umalis. When he asked who's the lucky guy, agad kong inilihis ang usapan namin kanina. And I know na nanalaman niya na ang nais kong sabihin na ayaw kong pag-usapan ng tungkol sa ama ng anak ko. Cause no matter how badly I want to say it to them, who's the father of my child? I'm clueless about him. Mga kalahating oras nang nararamdaman ko ang pag-vibrate ng kung ano. It was his cellphone. At agad nitong tinignan na yun. Nakakunot ang noon nito habang may binabasa. Unti-unting nalukot ang mukha nito. Tila may hindi nagustuhan sa nabasa. Agad nitong binalik ang telepono sa bulsa. Oh, ba't ganyan yung mukha mo? Para kang pinagbagsak ng langit at lupa. Inagaw ko rito ang hawak na popcorn. Hindi naman ito umangal at natili pa rin nakakunot ang noo. Yung boss ko kasi, si Mr. Eliezer. Parang ang laki ng galit sa akin. Paboritong paborito akong tambakan ng trabaho. Oh, edi humanap ka ng ibang trabaho. May tatanggap sa'yo dyan, imposible namang wala. Kung sino man yung Mr. Eliezer na yun, masasabi ko na busit rito si Casper. Halos isumpa nito ang boss dahil sa gaspang ng ugali. Yun na nga eh. I signed a 5-year contract to them. And I still has 2 years on his damn company. Hindi ko nga alam kung anong ginawa ko eh. At sa kumpanya niya ako bumagsak. Yeah, kilala ang kumpanya niya sa buong mundo. Pero mas gusto ko pang magtrabaho sa ibang kumpanya. Napatawa ko dahil sa inasta nito. Binato ko ito ng popcorn. Buti na lamang, umakyat na sa taas si Mama. Wala pa sila kuya. Siguro hinihintay ni Casper. Kahit mangungumusta lang. Walang puso yung boss ko. Napakababaero. Every minute, ibang babae ang papasok at lalabas sa opisina niya. Aba naman syempre, may pera yun. Yun ang harap ng mga babae ngayon. Matandang mayamang mabilis mamatay. Seriously, you thought he's a senior citizen? Napakunot naman ako sa sinabi nito. Ano bang ibig sabihin nito? We just has the same age. Kaya siguro kumukulo ang dugo namin sa isa't isa. Walang araw na hindi kami magkasundo. Maybe we are born to be enemies. Hinampas ko ito sa braso. Hate na hate ba talaga nito si Mr. Eliezer? Natapos ang pinanonood namin nang makarinig kami ng pagkulog at kasunod nun ang nakakagulat na pagkidlat. Mukhang napasarap ang kwentuhan namin at hindi namin napansin na madilim na pala sa labas. Mas lalo pa itong dumilim dahil sa nagbabantang malakas na ulan. Mukhang hindi ka na makakauwi ngayon. Nag-umpisa ng tumulo ang butil-butil na ulan at lumakas ang hangin. Bumaba si Mama. Mukhang hindi rin ito inaasahan ng pag-ulan. Naku, wag ka nang umuwi muna, Casper. Delikado, may kalakasan ng hangin. Baka ma-stranded ka palalo. Siguradong bahana sa ilang iskinita dyan. Opo, hindi na po muna ako aalis. Makikitulog na lamang po ako dito. Medyo malakas-lakas nga po kasi ang ulan. Bumukas ang pintuan namin. Niluwan ito ang dalawa kong kuya na medyo basana. Agad naman silang inabutan ng tawel ni Mama. Pasensya na, ma. Medyo ginabi kami.
Ang lakas ng hangin at medyo baha na sa ilang daan kaya nahirapan kami. Biglaan talaga. Wala namang sinabi na may bagyo. Ayos lang. Dahil rin yan sa kagagawa ng mga taong matitigas kasi ang ulo. Nagawi ang atensyon namin kay Kuya Roofer. Lumipat ang tingin ni Kuya kay Casper. Nanunguna'y nagtaka. Hanggang sa napalitan ng ngisi. Paaring Casper! Ikaw na ba yan? Kumusta? Heto, ayos naman paring Roofer. Nagsitawanan ang dalawa. Nakisali na rin si Kuya Kevin. Mukhang maraming pag-uusapan ng tatlo. Grabe sila kumakahalakhak. Magkape muna kayo. Kumusta ang buhay CPA, pare? Nangangamoy pera ka, ha? Hindi ka pa rin ba marunong humawak ng relasyon at puro ka pera? Napanguso ako sa sinabi ni Kuya Roofer. Kahit kailan talaga may topak itong kuya niya. Heto, tiis-tiis sa boss kong gago. Madalas na akong pahirapan ng gagong yun, eh. Porket mayaman, akala niya napapaikot niya ang lahat ng tao dahil marami siyang pera. Heto na naman tayo sa paglalabas ng sama ng loob nito sa boss nito na wala na rin ibang ginawa, kundi ang tambakan siya ng trabaho. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito alam kung bakit mainit ang ulo ng boss niya sa kanya. Eh ano, resma ka na ba natin? Hindi na, ako nang bahala sa gagong yun. Matapos lang talaga ang lintik kong kontrata sa kumpanya, talagang isusumpa ko siya. May katapat din ang gagong yun. Napatawa sila Kuya Kevin at Roofer dahil halata ang inis at galit sa boses nito. Relax, pre. Hindi akong boss mo. Hey, Misha, you better sleep now. Makakasama sa kalusugan mo magpuyat. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Sabi ko na nga ba, papansinin na naman ako ni Kuya Kevin. Sige mga kuya, una na ako. Casper he will be okay. Umakyat na ako sa kwarto ko at humiga na sa kama. Pakiramdam ko, drain ako dahil siguro sa dami ng aktibidad na ginawa ko ngayon. Napangiti ako ng mahagib ng mata ko ang binili kong pares ng sapatos para sa akin at sa anak ko. Soon, may isuot din namin yan ang magkasama. At pinapangako ko na ipaparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ng ina na tulad ng ginawa sa amin ni Mama, sa aming magkakapatid. I can be a mother and a father to my children. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Malapit na tayo magkita, anak. Pangako magiging mabuting ina ako sa'yo. Kahit na wala kang ama, mahal na mahal kita, anak ko. Dahan-dahan kong pinikit ang mata ko habang hinahaplos ang tiyan ko, hanggang sa lamunin na ako ng kadiliman. Basta ang alam ko, nakangiti ako na makatulog habang ang kamay ko dinadama ang bawat pagsipa ng isang munting anghel sa sinapupunan ko. Mama! Kuya! Halos hindi ako maganda o gaga habang nagpapakawala ng buntong hininga. Pinagpapawisan ako ng malapot at talagang kumikirot na ang tiyan ko. Mama! Kuya! Tila anumang oras, kakapusin ako ng hininga. Baby ko, huwag ka munang lumabas. Napakagat ako sa labi ko sa tuwing nararamdaman ang kirot ng tiyan ko. Humihilap ito at sigurado ako na manganganak na ako. Hindi ko akalain na ganito pala kasakit. Kapag nanganganak, nahalos tumugo na ang labi ko dahil sa kakakagat. Oh, Diyos ko! Anak! Kevin! Roofer! Yung kapatid yung manganganak na! Mabuti na lamang at dumating ang mama niya. Baka kung hindi, napaupo na siya sa sahig. Mabuti na alalayan siya nito. Roofer! Ready the car! Ha? Ikaw na lang! Parang gusto kong bigbasan si Kuya Roofer dahil sinabi nito. Hindi pa niya nakikita na nahihirapan ako? Bumuntong hininga rin nito. Pinipigilan ko na lang ang sarili ko. At masakit rin ang labi ko sa kakakagat nito. Roofer, faster, you asshole! Nataranta si Kuya Roofer habang lumalabas. Binuhat naman ako ni Kuya Kevin. Halatang nabigatan sa akin dahil hinihingal ito nang iupo ako sa backseat. Namamawis na sila Kuya Kevin at Roofer. Si Kuya Roofer ang pinag-drive ni Mama. Aray! Kuya, pakibilisan naman! Pakiramdam ko, lalabas na siya! Dahil siguro sa taranta ni Kuya Roofer, naipreno niya ang kotse. Dahil sa ginawa nito, nahigit ko ang kamay ni Kuya Kevin, nahawak ko at nakagat. Napasigaw naman sa sakit si Kuya Kevin. You asshole, Roofer! Drive carefully! Eh kung ikaw kaya mag-drive dito, Kevin? Tangnan to! Nanginginig ako sa kabay! Lalo pa yung sigaw ng sigaw yung si Misha. Ano ba? Magtatalo na lang ba kayong dalawa? Baka gusto niyo na ako na lang ang mag-drive dyan. Paano kapag asawa niyo naman ang mga anak?
Baka mauna pong mamatay yung mga asawa niyo sa inyo. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko, mas manganganak ako sa sigawan nila. Buti na lang nakaraos kamit nakarating kami ng ospital. Tabi! Tumati kayo sa daan! Nang mailagay ako sa stretcher, ay nakahinga ako ng maluwag hanggang sa maipasok na ako sa ER. Hinga ng malalim, Miss Valdez. Kaya mo yan. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Kahit bolta-boltahe ang nararamdaman kong sakit, hindi ako nagpatinag. I just deliver my baby in normal way. Hindi ako pumayag na ma-cesarean. I want to feel the pain. Gusto kong maranasan kung gaano kahirap ang mga anak. Pero alam ko na after this pain, I'll feel happiness and contented. Nakikita ko na, Miss Valdez, kaya mo yan! At sa huli kong tatlong ire, narinig ko na sa rumang iyak ng anak ko. Hindi ko napigilan ang luhang kumawala. Ramdam na ramdam ko ang pagod, pero gusto ko rin masilahin ang anak ko. Congratulations, Miss Valdez. Your baby is a boy. Mas lumawak ang ngiti ko sa narinig mula kay Doktora Santos. Lalaki ang anak ko. I already has prepared name for him. Dahan-dahan nilang nilapag sa dibdib ko ang anak ko. Dahilan upang tumigil sa pag-iyak. Ramdam na ramdam kong init ng katawan ng anak ko. He smiled at me. Kung kaya't lumabas ang dimple nito sa kaliwang pisngi. Oh my God! My son! He's so handsome and cute. And when he opened his eyes, I saw his green eyes. My baby! Nagkataon lang siguro na berde ang mata ng anak ko dahil madalas ako nakatitig sa mga taong may berde ang kulay ng mata. Lalo yung lalaking yun. Napakagwapo naman po ng anak nyo. Salamat. Hindi ko tuloy maiwasang maisip at ma-imagine kung anong itsura ng ama ng anak ko. By just looking to my son, I know his father was handsome. Buti na lang, mukhang maganda ang lahi. Nagising ako dahil sa lakas ng tawanan at boses na naririnig ko. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko. Ang una ko na silayan, si Mama. Hinihelo nito ang anak ko. Katabi nito si Kuya Kevin at Roofer na pinagmamasdan ng anak ko. Napangiti ako dahil doon. Anak, gising ka na pala. Grabe, napakagwapo ng apo ko. OMG, bruha ka ha. Naka-jackpot ka. Si Baby Boy na lang ang hihintayin ko at gagawing asawa. Napatawa ko dahil sa sinabi ni Ivy. Kahit kailan talaga, hindi talaga tuloy akong makapaniwala na seryoso siya sa Kuya Kevin ko. Hindi ka magugustuhan ng pamangkin ko. Dream on. Napahalak ka kami dahil sa sinabi ni Kuya Kevin. Ay sus, selos ang loko. Takot siguro magkagusto si Ivy sa iba. Anyway, ano nga palang pangalan na napakagwapo kong pamangkin? Binigyan ko sila ng matamis na ngiti. Naramdaman ko ang pagpatong ni Mama sa anak ko sa aking dibdib. Nakatulog na pala ito. Noah. Noah Archangel ang pangalan niya. Magmula nang makauwi kami sa bahay, kasama ang anak kong si Noah. Tila mas naging masigla ang bahay namin. Ginagabayan ako ni Mama sa pag-aalaga sa anak ko dahil hindi pa nga ako sanay. Masasabi ko na napakahirap mag-alaga ng anak. Lalo na kung wala kang kaidi-idiya. Mabuti na lamang nandito ang pamilya at kaibigan ko na nakaalalay palagi sa akin. Shhh! Shhh! Na baby! Andito na si Mama! Shhh! Kinuha ko mula sa kribang anak ko. Dahan-dahang hinele, pero hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Nang tignan ko ang wall clock, pasado alas dos na madaling araw. Laging ganito ang nangyayari sa madaling araw, kaya madalas akong kulang sa tulog at nanlalata. Pagod na pagod akong umupo sa kama. Gusto nang bumagsak ng katawan ko sa kama upang makatulog at makabawi ng lakas. Tahan na baby, andito na si Mama. Pinag-breastfeed ko siya. At ang sabi kasi ni Mama, maganda ang pagpapadede sa anak. Mas masustansya raw kasi ang gatas ng ina. Nakahinga rin ako ng maluwag nang maibalik ko ang anak ko sa crib. Sana hindi na siya umiyak. Nang lumapat ang likod ko sa kama, nilaman kaagad ako ng kadiliman. Sa tingin mo, Misha, mahahanap mo pa ang ama ng anak mo? Di na ako umaasa, Ivy. At isa pa, paano na lang kapag pamilyadong tao na pala yun? Ayoko nang sumausaw pa. Kaya kong itaguyod ang anak ko na mag-isa. Linggo ngayong araw, kung kaya't bumisita ang kaibigan sa kanya, hindi mo pa rin maiiwasan ang kadahilanan na maghahanap at maghahanap yung anak mo balang araw. Nang kalinga ng isang ama. Ivy, kung kami ni na Kuya Kevin at Roofer na itaguyod kami ni Mama na mag-isa at nabuhay ng walang ama,
Yun din ang gagawin ko sa anak ko. Magiging isang mabuting ama't ina ako sa kanya. Gagawin ko ang lahat para lang sa anak ko. Nasasaktan ako sa tuwing kinikwestiyo nila ang pagpapalaki ko sa anak ko. Tila wala silang tiwala sa akin. Hindi ko rin maiwasan na magalit sa kanila sa tuwing pinapangunahan nila ako. Napakabata pa ng anak ko, kaya hanggat maaari, ayaw ko muna mag-isip ng kung ano-anong negatibo. Oo, wala akong kaidi-idea, pero bilang isang ganap na ina, hindi lang ako basta uupo lang. Hindi ko hahayaan na magtagumpay sila sa paratang nila sa akin, na hindi ko kaya magpalaki ng anak ko ng mag-isa. Kahit ilang araw pa akong puyat at nanlalata, basta mahalaga maalagaan ko ang anak ko. Gusto ko nasa tabi niya ako habang lumalaki siya. Hindi man ganun kadali ang napagdaanan ko, alam ko nakakayanin ko dahil sa kanya ko kinukuha ang lakas ko sa pang-araw-araw. Bibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Palalakihin ko siya na isang mabuting anak at magalang kahit wala siyang ama. Say mama! Say mama, Noah! Halos napunit na ang labi ko dahil sa lawak ng ngiti ko habang pinagmamasdan ang anak ko. Unti-unti na nitong naiihakbang ang mga paa. Tila kailan lang nasa crib ito. Ngayon, katabi ko na ito matulog sa higaan. Habang lumalaki, lalong gumagandang lalaki siya. Marami ang nahuhumaling sa kanya sa tuwing pinapasyal ko siya. Pero ngayon, minsan na lang umiti at seryosong-seryoso na. Mama! Hindi ko maiwasang umiyak nang marinig ko yun mula sa anak ko. Kasabay nun ang pagtakbo nito papunta sa mga bisig ko. Upang yumakap, kung gaano ako kapagod galing sa trabaho, sa isang yakap niya, natutunaw ang lahat ng yun.